Hello to the world! 8:30 dito ng umaga at ngayong araw is very special kasi nga ito yung araw na nag-uo ako sa kanya. Nag-uo ba? Nag-uo ng kasal. Kaya napakahalaga talaga tong araw na ito. Kaya abangan nyo ang aming buong araw. At si Alicia naman kanina papalagising. Naglalaro lang. Andito pala kami sa trailer ngayon kasi nag-camping kami para sa aming anniversary. Nako, ang sweet talaga ni Mister. May okasyon man o wala. Ganyan talaga siya. Hindi naman mapigilan kasi mahal na mahal ako. At napalitan ko na pala ng damit si Alicia para ready for today na kami. At of course, as a mother, buong gabing di kami nagkasama kaya miss ko talaga ang aking anak. Ito pala ang aming surroundings. Di ba ang ganda? Gagawa lang ng kape si Daddy Daryl pero kinakailangan niyang gamitan ng generator. Kasi fresh talaga na coffee grounds ang aming gagamitin para mas masarap at fresh na fresh ang aming kape. Second batch naman ito para bukas. Painumin ko muna ng gatas si Alicia. At ayan, si Daddy Daryl ready na para sa aming kape. At alam nyo bang dito kami nag-umpisa ni Daddy Daryl? Dahil sa kape. Dahil sa kape, napangasawa ko siya. Inaya lang naman ako magkape ng 30 minutos. Tapos nagkwentuhan na kami. Nagkwentuhan na ng aming sari-sariling buhay. So good. Ayan pala, nakatambak pa ang aming hugasan from last night kasi nabisi na kami. At gagawa pala ako ng blueberry pancake kaya hugasan muna natin ang mga blueberries. At sinunod ko naman ang ating strawberries. Kinakailangan ko siyang durug-durugin para ready to mix na ito sa ating pancake. Sobrang fresh at tamis ng blueberries kaya hindi ko talaga kaya nalimitan ang sarili ko sa kakain ng blueberries. Ihalo na natin sa ating pancake mix. Itong pancake mix pala, nabili ko pala ito sa Costco. So ready-made na ito, ready-mix. Pasensya na sa katakawan ko, anibersaryo naman namin kaya pagbigyan nyo na ako. Itong strawberry naman hiwain natin para sa ating pancake. At pag nagka-camping kami, si Daddy Daryl talaga ang nagluluto para sa amin. Nagluluto pala ako ng breakfast ni Alicia ngayon. Shredded cabbages lang iyan at itlog. Dumaan pala ang caretaker dito ng kaamping site namin. Dumaan pala siya para warningan kami na mayroong uso dito na pagala-gala. Kaya maging careful daw kami. At huwag daw kami mag-iwan ng mga basura kahit saan. Nom, nom, nom. Love you. Your heart is so cold. Ito ang pinaka-the best na part pag nagka-camping kami, yung brunch namin. Kasi super sarap at feel na feel ko talaga mag-camping pag si Daddy Daryl ang nagluluto. Ang cute tingnan ng ibo na ito, kain lang siya ng kain ng itlog. 5 taon na pala kami nakasal ni Daddy Daryl dito. Pero dahil ngayon ko lang siya na-edit, magsi-6 years na pala kaming kasal. Akala ko dati nung sinabihan niya ako na I'm 100% good guy, akala ko joke-joke niya lang yun. At sa katagalan din naming nagsama, doon ko talaga napatunayan na 100% good guy siya. Akala ko kasi pakitang tao lang. Kasi sa mundong ibabaw ngayon,
hindi mo alam ang tunay at nagdi-disguise lang. Marami din palang mapagpanggap. Kaya mag-ingat na lang kayo. Basta ang alam ko, legit ang aking foreigner. Maraming nagsasabi na sa comment section na napakaswerte ko daw kay Daddy Daryl. Pero wala talaga nagsabi na ang swerte-swerte niya sa akin. Sana may magsabi naman. Ayan, nagsuot na ako ng dress. Feeling special lang. Special naman talaga kasi special nga ang araw na ito. Kasi nga, 5th year anniversary namin ni Daddy Daryl. At ayan, kung nakikita nyo, nagtatry talaga ako, trying hard na maglagay ng kilay. At alam nyo ba ang kilay na yan? Pintel pin yan. Kasi nandito kami sa kampingan, kasi nakalimutan ko ang aking pangkilay. Eh di ba, kilay is life. Kaya ayan, pintel pin na lang. Gumana naman. Tawang-tawa talaga ako dito kasi si Daddy Daryl sa likod ang aking cameraman. Ayan, ox na yan. Papunta na kami sa Lake Louise ngayon at magdi-date na kami ni Daddy Daryl. Sobrang excited ko kaya. Madamog nga salamat sa paglantaw. Hanggang sa muli! Mwah!